ganoon ay maisiguro natin ang pangangailangan ng ating mga mamamayan ng bigas sa susunod na taon. Wala ring nakikitang kakulangan sa supply ng karneng baboy at manok hanggang sa darating na holiday season. Sa katunayan, mas mataas pa raw ang produksyon ng pork products sa fourth quarter ng 2022 kumpara noong nakaraang taon at sobra-sobra pa ang supply ng manok. Pero hindi tinanggi ng DA na posibleng magmahal ang bentahan ng bigas ng 15-20%, gayon din ang isda at gulay. Para na tayo mga cold storage facilities ngayon na hindi naman napinsala ng bagyo, ilalagayin natin ang ating mga gulay, isda at ano pa mang produkto na dapat nating pigilin ang pagbibigay sa mga palengke ng mura. Maaari nating patasin na konti ang presyo kung sakasakali. Hindi pa nagbabago sa kasalukuyan ang presyo ng bigas, pero ramdam na ang problema sa supply ng isda at gulay. Nasa 20 pesos kada kilo ang tinaas ng presyuan ng mga ito sa isang palengke sa Metro Manila. Ang isang kilo ng karneng baboy, 280 pesos na mula 260 pesos noong nakaraang linggo, habang nasa 160 hanggang 170 pesos na ang bentahan ng manok. Para kay Agri-Party List Representative Wilbert Lee, wala sa supply kundi sa allocation ng mga produkto ang problema. Hindi naman daw kailangang mag-import ng karagdagang agricultural products sa susunod na taon kung aayusin lang ang distribusyon ng mga ito sa mga probinsya at pagtitibayin pa ang mga post-production facility. Ang problema lang talaga natin yung ating mga post-harvest equipment like cold storage. But if the government would be able to provide our sister folks or our farmers with enough for post-production equipment and everything, I believe tuloy-tuloy. Tingin ko, meron tayong exactong supply. Kaya lang, hindi talaga siya na-i-distribute na maayos. Hindi siya na-iikot na maayos. Meaning to say, yung mga nasa ibang lugar, hindi nadadala sa mga lugar na may kakulangan. Lumobo na sa mahigit 2 bilyong piso ang halaga ng mga nasirang pananim ilang araw matapos ang bagyong Carding. Carrie Cator, CNN Philippines. May isang nadagdag na namatay dahil sa bagyong Carding. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, nasa 11 na ang bilang ng mga namatay. 8 rito ay kumpirmado na habang ang 3 ay bine-verify pa. Mula naman sa 8 kahapon, 6 na tao na lang ang pinaghahanapan ng mga otoridad. Kabilang pa rin ang 5 mangingisdang nawawala sa Camarines Norte. Naghati naman ng tulong ang Social Welfare Department sa mga naapektuhan ng bagyong Carding sa Bulacan. Tumungo ang mga opisyal sa bayan ng San Miguel para iabot ang daan-daang food pack sa mga residente. Dumalaw rin sina Senator Bongo, Robin Padilla at Bato de la Rosa. Isa ang San Miguel sa mga binaha noong kasagsagan ng bagyo. Nasa state of calamity na ito ngayon. Sa San Miguel din natagpo ang patay ang 5 rescuer na rumesponde sa tawag ng mga residenteng kailangang lumikas. Si Social Welfare Secretary Erwin Tulfo na kinalamhati sa pamilyang naiwan ng isa sa mga biktima. Sa kalagitnaan pa ng Nobyembre, inaasahang darating ang inangkat ng bansa na 150,000 metric tons ng asukal. Sabi ni Agriculture Senior Undersecretary Domingo Panganiban, makatutulong itong pababain ang presyo ng asukal ng hanggang 70 pesos kada kilo. 100 piso ang suggested retail price o SRP ng refined sugar sa ngayon at 75 at 80 pesos naman ang washed at brown sugar. Inaasahan matatamasa ng ating mga mamimili sa palengke ang murang presyo ng asukal. Tinatayan namin sa 70 to 80 pesos per kilo ang asukal sa susunod na buwan at sa Nobyembre. Mula sa pagkain, sa supply ay sa tubig naman ngayon. Abiso yan sa mga customers dahil posibleng tumaas ang singil sa tubig sa susunod na taon. Works and Sewerage System o MWSS, sa mismong bagong taon, sasalubong ang dagdag singil. Epekto raw ito ng hindi mapigilang paghina ng piso kontra dolyar na sumampa na sa halos 60 piso. Sa ngayon, wala pang inilalabas kung magkano ang ipapatong sa singil sa serbisyo ng tubig. It is possible it will have an effect, definitely. But we will try our best to minimize or at least spread this increase through the next 5 years. So yan ang balak po natin na hindi mo sana
mabigla ang ating mga consumers. Mamaya ay makakapanayam natin ang Chief Regulator ng MWSS Regulatory Office na si Patrick T. Sa ulat ng panahon, asahan ang maayos na panahon sa ilang bahagi ng bansa bukas. Patuloy kasi ang paglayo sa bansa ng Bagyong Luis, huli itong namataan sa 1,200 kilometers east of extreme northern Luzon. Wala na itong direktang epekto sa bansa. Nalusaw na rin ang low pressure area sa silangang bahagi ng Pilipinas. Nagbabala naman ang pag-asa sa publiko, posibleng 6 hanggang 7 bagyo pa raw ang maaaring magbanta sa bansa para sa huling tatlong buwan ng taon. Sa ngayon, intertropical convergence zone ang nagpapaulan sa Southern Mindanao. Ang ITCZ ay salubungan ng malamig at mainit na hangin na nagdudulot ng pag-ulan. Susunod, dating tagapagsalita ng Anti-Insurgency Task Force, Lorraine Badoy, pinasinungalingan ang pagbabanta niya umano sa isang hukom. At tutukan, hagupit ng bagyong Ian, nagdulot ng malawakang pagbaha sa Florida. Yan at iba pang mga storya sa pagbabalik ng Newsnight. Network. Live to the world, pinaagi sa FB page, karon mag-download na. Pinaagi sa Google Play, og Apple Store, YouTube, og Twitter. Alang sa mas ipakusgan ng mga balita, komentaryo, kasayuran, og kalingawan. Ang mas ipakusgan ng inyong Radyo Ronda. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
ito ang Newsnight sa CNN Philippines. Ako po si Ruth Cabal. Nanindigan si dating Anti-Insurgency Task Force spokesperson Lorraine Badoy na hindi niya pinagbantaan si Judge Marlo Magdoza Malagar. Si Malagar ang judge ng Manila RTC na nagbasura sa petisyon ng gobyerno na ideklarang terorista ang CPP-NPA. Sa pahayag ni Badoy, giniit niyang hindi niya pinagbantaan o ni-red tag si Malagar. Kahit may salitang kill sa kanyang pahayag laban sa judge, ito raw ay isang if-then statement at hypothetical o palagay lamang. Una na rin sinabihan ni Badoy na tila nag-aabogado si Malagar para sa mga komunista. Dagdag pa ni Badoy, tila namanipula ng CPP-NPA at maging ng mga operatiba nito sa media ang kanyang mga salita. Sabi pa niya, kinikilala niya ang naging babala ng Korte Suprema laban sa mga umano'y nagpapakalat ng karahasan sa social media. Handa raw si Badoy na makinig sa kanilang payo. Wala pang pahayag ang Korte Suprema at maging si Judge Marlo Magdoza Malagar ukol dito. Tuloy ang preparasyon ng Commission on Elections sa nakatakdasan ng barangay at sangguniang kabataan elections sa Disyembre. Yan ay sa kabila ng pagratipika ng Senado at House of Representatives sa Bicameral Conference Committee Report sa panukalang pagpapaliban ng halalan sa susunod na taon. Sinimula na kanina ang printing ng mga balota at walang nakikitang problema ang COMELEC kung maisabatas na ang panukala dahil pwede naman umanong ipatigil ang pagpapaimprenta ng mga balota. In the printing of the almost 92 million ballots, the printing itself would take 30 days na po. And it would take another 15 days to verify all these ballots. And the remaining 15 days of the last 15 days of November is dedicated to the deployment of all the materials including the ballots. 12 cabinet secretary at 2 commissioner na bypass ng Commission on Appointments. Ang CA na kinabibilangan ng ilang piling mambabatas ang sumasala at nagkukumpirma sa mga ina-appoint ng Pangulo. Kabilang sa mga dapat italagang muli ng Pangulo sa kanilang pwesto, sina Press Secretary Trixie Cruz Angeles, Socio-Economic Planning Secretary Arsenio Balisacan, at Transportation Secretary Jaime Bautista. Hindi rin nakumpirma dahil umano sa kakulangan ng oras sina Commission on Audit Chair Jose Calida at Commission on Elections Commissioner Nelson Celis kahapon ang huling araw ng sesyon bago ang mahigit isang buwang break ng Kongreso. Muli itong magbubukas sa November 7. Sa ngayon, inaantay pa ang pahayag ng palasyo ukol sa mga na-bypass na cabinet members kung marireappoint nga sila. Mabilis na inaprubahan ng House of Representatives ang proposed 5.268 trillion peso budget para sa 2023 ng Marcos administration. 289 na mababatas ang pumabor sa House Bill 4488 o ang 2023 General Appropriations Bill. Kaya agad itong pumasa sa ikatlo at huling pagbasa. 3 ang hindi sumang-ayon na pawang mga taga Makabayan Block. Una nang sinertipikahang urgent ni Pangulong Marcos ang budget bill, kaya pumasa ito sa ikalawa at huling pagbasa sa loob lang ng isang araw. Mas mataas ng 5% ang proposed 2023 budget sa kasalukuyang 5 trillion peso spending plan. Inaasahang ipapadala ng Kamara sa Senado ang amended budget bill at matatalakay ito kasabay ng muling pagbubukas ng sesyon sa Nobyembre. Target itong maratipika ng Kamara at Senado sa Disyembre para malagdaan na ng Pangulo at tuluyang maisabatas bago matapos ang taon. Sa Senado naman humarap si Vice President Sara Duterte sa pagdinig ng Senate Committee on Finance hinggil sa panukalang budget na pinamumunuan niyang Office of the Vice President at Department of Education para sa susunod na taon. Sa loob lang ng 30 minutos, inaprubahan ng komite ang 2.3 billion pesos na budget para sa OVP. Si Senate Minority Leader Coco Pimenta lang ang nagtanong kay Duterte. Matapos siyang umapela, si Senate President Mig Zubiri sa mga kapwa senador na agad ipasa ang budget ng OVP tulad daw ng nakagawian na bilang paggalang dito. Tinanong ni Pimentel ang ukol sa 500 million peso na confidential fund ng OVP dahil ito rin daw ang tanong ng constituents niya. Since 2003 to 2012, there were funds, intel and confidential funds that were granted at the Office of the Vice President. And as to the amount, Your Honor, and the propriety of the confidential funds, as
we have manifested in the House of Representatives. We leave it to the honorable members of the Senate to decide on this matter. Plano din daw bilhin ng OVP ang Coconut Palace bilang permanenteng opisina nito, pero itutuloy pa rin ang operasyon ng mga satellite offices. Sa ngayon, nasa Senado pa si Duterte para naman sa pagdinig sa budget ng DepEd at attached agencies nito. Balita sa ibayong dagat, humina na ang bagyong Ian na humagupit sa southwestern coast ng Florida sa Amerika. Ayon sa National Hurricane Center ng Amerika, may hangin itong aabot sa 104 kilometers per hour. Pero nang maglandfall ito malapit sa Cayo Costa, isa itong Category 4 storm. Mas mababa lang sa pinakamalakas na Category 5 na may hangin aabot sa mahigit 240 kilometers per hour. Nagdulot ito ng malawakang pagbaha at kawalan ng kuryente. Nilipad ang ilang bahagi ng mga estruktura doon, nabunot ang mga puno at natumba ang ilang power lines. Ayon sa ilang residente, lubog sa tubig ang ilang gusali at naglutangan ang mga sasakyan. Higit 1.3 milyong katao ang nawala ng kuryente. Sa ngayon, humupa na ang storm surge o daluyong sa West Coast ng Estados Unidos. Nag-request ang governor ng Florida ng isang major disaster declaration sa 67 counties para mapondohan ang cleanup. Sa California naman, 6 ang sugatan sa barilan malapit sa isang eskwelahan sa Oakland. Ayon sa mga otoridad, 6 na adults ang binaril ng hindi pa nakikilalang suspect. Tila may tinatarget raw ang suspect sa campus. Nadala naman agad ang mga biktima sa ospital. Walang nasugatan sa mga estudyante. Pinaghahanap pa rin hanggang ngayon ang suspect. Sa West Bank, hindi bababa sa 4 na Palestino ang patay habang 44 naman ang sugatan sa isang military raid ng Israel sa Jenin City. Ayon sa Israeli Defense Forces, may hinahanap silang 2 suspect sa ilang pag-atake sa Tel Aviv noong Abril. Sa ulat ng Palestinian media, pumasok umano ang tropa ng Israel at walang habas na namaril at nagsaboy pa ng tear gas. Ito ang tinuturing na deadliest day sa West Bank raids ng Israel ngayong 2022. Aabot na sa 100 Palestino ang namatay na magsimula ang taon. Abangan! Sa kanyang speech sa annual Board of Governors meeting sa ADB, Pangulong Marcos nagnanais ng isang ekonomiya na green, sustainable, at climate resilient. At halaga ng piso kontra dolyar sumampa na sa 59 pesos. Ang mga detalye sa pagbabalik ng Newsnight. Ang inyong Radyo Ronda RPN RPN Radio Philippines Network Radio Philippines Network. Live to the world pinaagi sa FB page karon mag-download na pinaagi sa Google Play og Apple Store, YouTube og Twitter alang sa mas kipakusgan nga mga balita, komentaryo, kasayuran og kalingawan ang mas kipakusgan nga inyong Radyo Ronda. Member, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas.
Ito ang Newsnight sa CNN Philippines. Balikan natin ang pinakamalaking ulat ngayong araw. Ramdam pa rin hanggang ngayon ang epekto ng pananalasa ng bagyong Karding. Matapos kasi ang mga magsasaka, mga mamimili naman ngayon ang nahihirapan. Panibagong taas presyo ang nagbabadya sa mga consumer ayon sa Agriculture Department. May sapat namang supply ng bigas hanggang katapusan ng taon. Yan ay kahit umabot sa halos 1.7 million pesos ang halaga ng mga nasirang palay. Pero hindi tinanggi ng DA na posibleng magmahal ang bentahan ng bigas ng 15 hanggang 20%, gayon din sa isda at gulay. Malaki ang pinsala at maaaring kinakailangan natin ng cold storage facilities. Para na tayo mga cold storage facilities ngayon na hindi naman napinsala ng bagyo, lalagyan natin ang ating mga gulay, isda at ano pa mang produkto na dapat nating pigilin ang pagbibigay sa mga palengke ng mura. Maaari nating patasin na konti ang presyo kung sakasakali. Hindi pa nagbabago sa kasalukuyan ang presyo ng bigas, pero ramdam na ang problema sa supply ng isda at gulay sa ilang palengke sa Metro Manila. Hindi umano sapat ang mahinang piso laban sa dolyar para pakinabangan ito ng bansa. Sa ulat ng aming senior correspondent na si Lois Calderon, may mga sektor na nakikinabang sa sitwasyon pero dapat pa rin umanong balansehin ito. Bukod sa OFWs, ang isang sektor na nakikinabang kapag mahina ang piso ay ang exporters. Dahil ang produktong ibinenta nila sa labas ng bansa ay binabayaran ng dolyar, mas marami piso ang kapalit sa bawat dolyar na kita. Ang palitan, ilang sentimo na lang, 59 pesos na kontra dolyar. Bagamat nitong nakaraang dalawang araw, hindi halos gumagalaw ang exchange rate. Ayon sa Philippine Exporters Confederation o PhilExport, kasabay lang ng ibang salapi sa Asia ang pagbagsak ng piso, kaya ang competitiveness ng produktong Pilipino kailangang bantayan pa rin. Pag sinabing competitive, ang presyo at kalidad kayang tapatan sa ibang bansa para mabenta. Sa datos ng Philippine Statistics Authority, Amerika ang pangunahing merkado ng produktong Pilipino, kasunod ang China, Hong Kong at Japan. Ang number one product natin, electronics. The weakness of the peso is helps a little, no? Considering that we are not the biggest depreciation, no? With our peers, our competitors, Japan, Korea, I think, Thailand, they're depreciating faster than us. Sa pagtatapos ng 2022, $100 billion o 5.9 trilyong piso ang target export sales ng grupo. Mas malaki yan ng halos 15% mula $87 billion noong 2021. Dahil nga may kompetensya pa rin sa ibang bansa sa Asia na mahina rin ang salapi, hindi na binago ng PhilExport ang target nito. Pero sa 2023, inaasahang babagal ang exports growth. In the mind, it was about 55 something or 56. We didn't expect that we will be approaching senior citizenship that fast. Ang mambabatas na si Joey Salceda, babagsak aniya ang palitan laban sa dolyar sa 68 pesos sa near term. Pero para sa exporters, hindi aabot ang piso sa ganong sitwasyon. I don't think it's probable because even our peers will put a break on it and we probably will put a break on it also. Dahil paborma ng mahinang palitan sa dollar earners tulad ng exporters at OFWs, mas malaki ang dagok nito sa inflation o bilis ng pagtaas ng presyo ng bilihin lalo na sa imported goods. At ang Pilipinas, net importer pa naman. Mas maraming inaangkat kaysa kinikita mula sa ibang bansa. Dahil may panalo at talo sa mahinang piso, ang paghanap ng balanse nasa kamay ng Bangko Sentral at ng gobyerno. Lois Calderon, CNN Philippines. Apektado rin ang paghina ng piso laban sa dolyar ang serbisyo sa tubig na binibigay sa publiko. Para lalo nating maintindihan yan, makakausap natin ngayon ang Metropolitan Water Works and Sewerage System o MWSS Chief Regulator Patrick Lester T. Magandang gabi po, Mr. T.
Hi, magandang gabi po sa ating mga viewers. Nakita kasi namin yung pahayag nyo kanina na posible ring maapektuhan nitong peso-dollar exchange rate, yung rates, yung water rates, ano po. Pero pakipaliwanag po kasi parang hindi pa naman agad yan mararamdaman. Paano po ba ang sistema? Actually, I just like to clarify what's going around because medyo people were saying that there's going to be a significant effect. There's the rise of the dollar compared to the peso will have an effect, but it will not have a significant effect. Mm-hmm. Right now, kasi there's a before, starting probably around 2001, there was this mechanism called the FCDA or the Foreign Currency Differential Adjustment. Ito po ay, we removed this last year because we signed a new revised concession agreement. But the effective date of the revised concession agreement is still not here. It's not yet effective, basically. So because of that, we are still accumulating the foreign currency losses of the two concessionaires because we removed it already last year in anticipation of the effective date of the revised concession agreement. Mm-hmm. So that's the background. Now, since the dollar went appreciated significantly, there is some loss on the part of the concessionaires that they are supposed to be able to recover because we are still governed by the original concession agreement. Mm-hmm. So it will have an effect definitely, but it will not have a significant effect because what's going around lately is that because of the depreciation of the peso, mm-hmm. the price of the water will be significantly affected. Mm-hmm. I just like to correct that mistaken notion. When you say na hindi magiging significant, what do you mean, sir? In terms of amount, the background is the FCDA only handles losses that's incurred for the loans that are being paid for. Mm-hmm. So if the concessionaires are required or scheduled to pay a particular loan within the year, those are the only loans that will be covered by the foreign currency differential adjustment mm-hmm. or any forex loss. Mm-hmm. So it's that portion only that will be affected. It's not the entire loan of the concessionaire. Mm-hmm. Normally, the concessionaires are going to avail of foreign loans and they are allowed to pay this over a span of decades, probably mm-hmm. around 10 to even 15 years. Mm-hmm. So the net effect of the foreign currency will be spread out over that 10-year period. And when we removed the FCDA last year, what we did was we did a transitory adjustment and we allowed the accumulated loss to be part of the original cash position that will be tackled during this rate rebasing. Mm. So that means that that loss, that foreign currency adjustment, will be spread out over yes. a span of several years mm-mm, as well. Mm-mm. So any effect of the forex will be mitigated by this spreading of the tranches over a period of time. Pero and Mr. this Apa, will mitigate mm-hmm. the exposure. Pero Mr. T, sa madaling salita po ba, mauuwi ito sa pagtaas po ng singil ng presyo ng tubig? Kasi sinasabi nyo, doon lang sa mga babayarang utang ano, ng mga concessionaires for this year. Parang ganun, di ba? Kasi doon tataas yung, doon magkakaroon ng impact yung pagtaas ng dollar, paglakas ng dollar. That's correct. Based on our projections, it will have an upward adjustment, mm-hmm. upward bias. So we expect that it will have a slight increase in the price of the water rates during this rate rebasing. At pwede po yung ipasa ng mga concessionaire. So, yung singil po mismo sa consumers, pwede po nilang taasan yun? Yes, they can pass this on to the consumers because mm-hmm. we are still governed by the original concession agreement. Once the revised concession agreement is effective, mm-mm. the two concessionaires will no longer be able to pass on any losses, any forex losses. Mm-hmm. But of course, the counterpart is any forex gains will not be also be able yes, to be passed on to the public. Mm-hmm. Pero yung sabi niyo yung significant, parang insignificant na pagtaas, no? Sabi niyo hindi significant eh. May estimate kaya kayo kung magkano yaan? We expect probably centavos. We don't have the exact figures mm-hmm. right now because it depends on the end of the year how much it would be. Mm-hmm. How much loans have they paid,
So they need to submit that to us. But for Maynila, I remember I had a meeting earlier today and I asked them about it. Mm-mm. And offhand, probably is around 25 centavos. Per kilowatt their hour. Current, well, their current water tariff is around 36.5 per cubic meter. So the net effect for that during this rate rebasing is probably around 25 centavos. 25 centavos per cubic meter. Yes. Okay. It's pero per may, cubic meter. Yeah. Per cubic pero may nilad pa lang po yan, ano yung sinabi nyo? Yes, I haven't checked yet with Manila Water. And then nakita ko lang sa statement kanina, if ever po, this will be effective January 1 sa pagpasok po ng bagong taon? Yes, what we did when we removed the FCDA, we included all of these amounts in during, we included all of this in the rate rebasing. Mm-mm. So that it's an ongoing process right now. This is a rate rebasing year. This is done once every 5 years. So we started last March and we hope to finish this by next month or by November. So it will be implemented by January 1, 2023 the earliest. Mm-hmm. Pero ang tanong ko po, just in case makarecover po tayo, no, yung peso against the dollar, tuloy pa rin po ba by January 1 yung pagtaas? It depends again. We have to check because if there's any tranche payments that will fall due within the coming months. And so it will have an effect. But I don't have that data with me right now. But okay. We don't foresee it to be significant. Mm-hmm. Sir, puntahan lang natin yung ibang topic. Itong dahil dito sa Bagyong Carding, meron po bang reports kung may nasira ng mga water facilities? We checked recently and we're glad that there was no such report that there was no report that there were any damages to our water treatment facilities. Mm-hmm. Yung isa pa pong topic, isigit ko na lang din ito tungkol dun sa mga rehabilitation, yung pag-aayos ng mga septic tanks or sewerage na nabayaran na ng customers. Ano po yung status niyan? Na-check nyo po ba if yung may obligation talaga yung on the part of the water concessionaires na may ayos yan at ma-install? Sorry, I don't get the question. Mm-mm. Yung meron pong mga kailangang inayos na mga septic tanks, ito po ba ay sa concessionaire side at inako po nila tanks and are sewerage by the residents, so it is the responsibility of the homeowner to maintain the septic tanks. It is the responsibility of the two concessionaires to have the septic tanks dislodged. Mm-hmm. So they are required to dislodge it once every 5 years. So they are we are encouraging everyone, all residents who have a septic tank, to have their septic tanks dislodged every 5 years. It's part of your bill already. Ah, okay. Pero nache-check nyo rin po ba na nagagawa naman yan ng mga concessionaires yung pag-dislodge? Yes. We regularly monitor it. Actually, our problem is the most of the residents waive this opportunity to have their septic tanks dislodged. Mm-hmm. Around, I think the acceptance rate right now is around 60%. Mm-hmm. So we're hoping to increase this by encouraging more people to have their septic tanks dislodged when they are already scheduled to have it dislodged. It's part of their bill. They have already paid for it. It's part of their environmental charge. So they don't need to pay extra for this. Okay. Malinaw po. Maraming salamat kay MWSS Chief Regulator Patrick Lester T. Sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na dapat mas gawin ng green o makakalikasan ang ekonomiya. Ito ay sa kabila ng tumitinding epekto ng climate change gaya na lang ng dagdaang bagyong Carding nitong linggo. Sinabi niya ito sa 55 taon ng meeting ng Board of Governors ng Asian Development Bank. Paliwanag ng Pangulo, dapat pangalagaan pa ang kalikasan na kung saan nanggagaling ang pangkabuhayan ng nakararami. It is time for us to work together to bring about an even better normal. I believe that at the heart of this goal is in the way that we must develop an economy that is green, that is sustainable, truly climate resilient, and responsive to people's immediate needs. It is an economy that takes into account the ecosystem from which we harness our resources.
And what other international institution on our shores comes to mind that does that support better than the ADB? Nagpasalamat din ang Pangulo sa ADB sa mga tulong nito sa pagtugon sa climate change at COVID-19 pandemic. Gaya na lang ng halos 180 million pesos na tulong pinansyal nito sa gobyerno para sa pambili ng medical equipment. Dagdag ng Pangulo, naniniwala siyang tatatag pa ang relasyon ng bansa at ng regional lender sa mga susunod na taon. Nilinaw ng Philippine Amusement and Gaming Corporation na hindi konektado sa mga legal na Philippine Offshore Gaming Operators o POGO ang mga dayuhang nahuhuli. Sinabi ng PAGCOR na ang mga Chinese at ibang foreign nationals na kabilang sa kanilang nalambat ay konektado lang sa illegal na pagkapatakbo ng mga pasugalan. Patuloy rin daw ang pagbabantay ng iba pang ahensya ng pamahalaan laban sa mga illegal na POGO. Sa ngayon, nasa 34 lang na POGO ang rehistrado sa PAGCOR. Malaki ang papel ng mga volunteer groups sa vaccination program. Sa report ni Carolyn Bonkin, mas mabilis na nabakunahan ngayon ang mga walang permanenteng tirahan. Nagsimula sa paghahatid ng pagkain sa mga nangangailangan. Ngayon, katuwang na ng Department of Health ang volunteer group na Martha's Hot Kitchen sa pagbabakuna. Tuwing Sabado, pumaparada sila sa bahaging ito ng Quezon City, permanenteng tirahan. Nang malaman na marami sa kanila ang wala pang COVID-19 vaccine, nakipag-ugnayan sila sa Philippine Disaster Resilience Foundation o PDRF para maiabot dito ang bakuna. Hirap na hirap kami manghikayat dahil ang daming false information na kumakalat. So once we were able to develop a friendship and healthy relationship with them, saka natin sila nilink dito sa access ng DOH. Itong Webes, sinimula ng pagbabakuna para sa mga walang permanenteng tirahan sa Barangay South Triangle, Quezon City. Ang mga taga-PDRF, kinabayan ng mga magpapabakuna para maintindihan ang nakasulat sa consent form at masagot ang ibang tanong. Pagkatapos, namigay ng pagkain at tsinelas ang mga volunteer sa Martha's Hot Kitchen. Nakita ngayon ng Department of Health na malaki talaga yung naitutulong ng mga organisasyon na meron ng relasyon dun sa mga sektor na nahihirapan silang abutin. Yung mga wala pang booster shot o kaya naman ay hindi pa kumpleto ang bakuna. Ang pinaka-importante, especially with this kind of sectors, is trust. So kailangan pinagkakatiwalaan nila yung kausap nila, yung nagkukumbinsi sa kanila, yung nagbibigay sa kanila ng serbisyo. Sa may simbahan natutulog si Mary Rose. At dahil limitado ang impormasyong nakukuha, sa mga volunteer niya nalaman ang tungkol sa bakuna. Noong una, nag-alinlangan siyang magpabakuna sa takot na mamatay. Pero sa tiyaga ng mga volunteer, nakumbinsi siya na magpaturok nitong Webes. Sobrang laki po kasi po, sila po yung nagpapaalala sa amin na kailangan magpabaksin kasi para sa kaligtasan namin. Para naging kaibigan nila. Opo, tapos tuwing December po binibigyan nila kami ng grocery, tapos nagpipray kami. Bukod sa wala pang booster shot, may mga naabot ding first time magpabakuna. Kaya balak ng DOH makipagtulungan sa iba pang organisasyon para magawa rin ito sa ibang rehiyon gaya sa BARM na nahuhuli pa rin sa vaccine coverage. Binigyan na ng World Health Organization ang PDRF ng pondo para makatuwang din ang ibang organisasyon sa Cebu Province gaya ng faith-based organizations at grupo na sumusuporta sa mga may kapansanan. Pag sila mismo yung nakalink ng DOH or ng mga LGU, panigurado merong mga hindi pa nahahanap na hindi pa naaabot ng serbisyo. Minsan kasi hindi ganun ka-secure yung pakiramdam ng ating mga vulnerable populations, lalo na yung mga heavily policed areas, so parang dapat may bridge. Sa Misamis Occidental naman, Philippine Ports Authority ang katuwang ng DOH sa pagbabakuna sa mga dumadaang pasahero sa pantalan ng Ozamiz City at Plaridel. Caroline Bonkin, CNN Philippines. Nito Martes, pinarangalan ang Masungi GeoReser Foundation sa United Nations Sustainable Development Goals Action Awards para sa mga inisyatibo nito sa pagsugpo sa deforestation o pagkaubos ng gubat at climate change. Napili ang Masungi isang kagubatan sa Rizal mula sa halos 3,000 entries galing sa 150 bansa sa isang seremonya na ginanap sa Bonn, Germany. Ang buong story ay ihahatid ng aming correspondent
na si Stanley Gahete. So the winner for the Inspire Award is The Masungi Story. Napili ang Masungi G-Reserve Foundation sa katatapos na United Nations Sustainable Development Goals Action Award sa ilalim ng Inspire category. Wagi ang proyektong naglalayong protektahan ng Masungi landscape at mga bahagi ng Upper Marikina watershed. We are representing all Filipinos who suffer the most from the climate crisis. Nito lang September 17, pumasok ang halos 30 armadong kalalakihan malapit sa Masungi G-Reserve. Ayon sa pamunuan nito, bahagi ito ng encroachment na kung hindi napigilan, posibleng humantong sa quarrying, illegal logging, pagmimina at pagtatayo ng istruktura. Hindi bababa sa 3 kaso ng panghihimasok ng mga armadong kalalakihan ang naitala ng Masungi ngayong taon. Magkakonekta yan lahat at nanggagaling lahat yan sa kakulangan ng enforcement. Kaya kailangan sa pinaka-earliest pa lang na chance, mapigilan na. Malaking epekto kapag natuloy itong quarrying na to kasi they occupy more than 1,000 hectares of the protected area. So mawawala yung last remaining forests natin dito sa part ng Upper Marikina watershed. Dito nga sa tuktok ng bundok ng Susungdalagi na bahagi ng Masungi Geopark dito sa Baras Rizal, planong bungkalin, hukayin at hanapin ng mineral ng iba't ibang mining and quarrying corporations. Ang problema nga kapag bumusang ulan dito, duloy-tuloy yan dire-diretso hanggang Laguna Lake at Manila Bay. Yan ang ikinakatakot ng iba't ibang mga residenteng maapektuhan ng quarrying activities. Matatagpuan ng Masungi G-Reserve sa timog na parte ng Sierra Madre na nasa bahagi ng probinsya ng Rizal. Binabantayan ito ng mga pulis. Doon sa mga illegal, talagang wala namang dahilan para pumunta doon at hindi consistent yung activity sila sa pag-establish ng protected area. Talagang dapat matanggal sila doon. Sinisigurado naman po namin na safe po itong lugar na ito dahil nagkakandak po kami ng regular patrolling po and then in addition po yung nag-checkpoint na rin po kami umaga, tanghali at gabi po. Sa ilalim ng mga kasunduan ng gobyerno simula noong 2017, isa ang naturang proyekto sa malalaking inisyatibo para sa reforestation. Humigit sa 70,000 puno na ang naitanim sa higit 2,000 hektarya na narescue mula sa iba't ibang illegal human activities. Umaasa ang pamunuan ng Masungi G-Reserve na dahil sa pagkilala, dadami ang dayalogong magsusulong sa patuloy na pangangalaga sa mga kabundukan at kagubatan. This is a reminder that we will not stop, that we will win in the end with our energy and creativity. Stanley Gaete, CNN Philippines. Susunod, napapanahon na ba para baguhin ang ilang mga patakaran sa PBA? Ang head coach ng Rain or Shine Elasto Painters may opinion tungkol dyan. At Moira de la Torre may world tour sa susunod na taon. Abangan ang detalye dito sa Newsnight. Ang inyong Radyo Ronda, RPN, RPN, Radio Philippines Network, Radio Philippines Network, live to the world, pinaagi sa FB page, karon mag-download na, pinaagi sa Google Play, og Apple Store, YouTube, og Twitter, alang sa mas kipakusgan ng mga balita, komentaryo, kasayuran, og kalingawan, ang mas kipakusgan ng inyong Radyo Ronda. Member, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas.
Ito ang Newsnight sa CNN Philippines. Sa balitang sports, pinuri ng Senado ang tagumpay ng mga koponan ng bansa sa skating at weightlifting. Sa dalawang Senate resolution, binigyan ng commendation ang mga kalahok sa Skate Asia 2022 competition sa Malaysia noong Agosto. At sa Asian Youth and Junior Weightlifting Championships sa Uzbekistan. 28 gold, 13 silver at 4 na bronze medals ang naiuwi ng Pilipinas sa skating event. Nakamit naman ng bansa ang best finish nito sa Asian Youth and Junior Weightlifting Championships. 7 sa youth category, 9 sa junior category. 15 gold, 2 silver at 3 bronze medals ang napanalunan, lahat mula sa babaeng weightlifters. Sa kompetisyong ito, winasak ni Angeline Colonia ang World at Asian Youth Record para sa women's 40-kilogram category ng 62 kilograms ang nabuhat niya. Sa PBA naman, dapat daw suriin ng liga ang mga batas nito para mas maging balanse ang kompetisyon. Ayon yan kay Rain or Shine Elasto Painters Head Coach Yeng Giao. Aniya, may rules daw na hindi masundan, kaya dapat tanggalin o ayusin ito para hindi na loopholes ang hinahanap ng teams. Nakatanggap ng pamabatikos ang PBA mula sa fans pagkatapos ng mga trade na sinasabi nilang hindi makatarungan para sa smaller teams. The PBA fans, they're all longing and looking for a league that has unpredictability, no? Hindi mo alam kung sino magcha-champion dahil pare-parehas yung lakas ng mga teams. Alam mo na everybody is following the rules. Gusto nila parity, gusto nila fairness in the trades. It's the obligation and responsibility of the PBA to give them that. Galing lang sa panalo ang Rain or Shine kontra Barangay Ginebra kahapon sa isang Commissioner's Cup game. Ito rin ang unang tagumpay ni Giao sa pagbabalik sa koponan. At sa UAAP, tiwala si Evan Nelly ng De La Salle Green Archers na isa sila sa mga magiging top contenders ngayong season dahil mas gumanda ang kanilang teamwork. Pinakita raw nila ang lakas ng koponan sa preseason games nang manalo sa PBA D-League Aspirants Cup noong August. Sabi rin ni Head Coach Derek Pumarin sa eksklusibong panayam ng CNN Philippines, malaking tulong ang mga ganitong preseason games para sa paghahanda nila sa UAAP. We took advantage of this short break that we had, and it is trying to get to know each other, you know, because some of these guys I just met during the bubble to really have that confidence that we can compete with the other schools. Unang haharapin ng LaSalle sa 85th edition ang defending champs ng UP Fighting Maroons sa October 1. Masaya raw ang UAAP para sa mga collegiate basketball stars na kinukuha ang oportunidad para makapaglaro sa foreign leagues. Sa programang Sports Desk, pinag-usapan ng Executive Director ng League na si Rebo Sagisag ang paglalaro ng mga atleta kagaya ni SJ Belangel at RJ Abarientos sa Korean Basketball League. Si SJ gumraduate. Mm-hmm. And yes, he has a playing year left, but gumraduate yung student athlete, so that's fine. Okay. Yung kay RJ naman, maybe a bit of concern, baka maging one and done kami in the future. We're just happy where the student athletes are headed. So it means more opportunities. Magkaka-break ang UAAP Season 85 pagkatapos ng first round para bigyang daan ang FIBA World Cup Asian Qualifiers sa November. Sa showbiz, magkakaroon ng world tour ang singer-songwriter na si Moira De La Torre. Ang balitang yan, ihahatid sa atin ni Sam Saduani. Sam, kumpirmado na ba yung concert ni Moira? Yes, Ruth. Excited na ang mga fans. Although wala pa namang detalye, Moira De La Torre confirmed na magkakaroon siya ng world tour next year. She announced the big news at the end of her live performance video of Dito Ka Lang. Recently, she reached a new milestone by having 4 million Instagram followers. Kapansin-pansin nang naglowing ang singer sa kanyang mga social media posts. Na siya namang ikinatuwa ng mga fans as she recently separated with her husband, Jason Hernandez, last May. The search is over para sa bandang Lily as they finally found their new vocalist. Joshua Bulot just joined the group at ibinahagi ito ng banda sa isang post kasama ang bagong bokalista ng grupo,
matapos umalis ng kanilang dating frontman na si Kian Cipriano. Nitong June lang nang sinabi ni Kian na he has moved on from the band. Dating kinilala ang banda sa pangalang Kala Lily na nabuo noong taong 2005. Ang pre-order sa panibagong album ng K-pop group na Stray Kids umabot na sa 2.2 million. Ang full comeback ng grupo mangyayari na sa October 7. Ang South Korean boy band ang nasa likod ng mga kantang Maniac, Thunderous at God's Menu. Nangunguna sa most watched list ng Netflix ang panibago nitong true crime drama series na pinamagatang Dahmer Monster, The Jeffrey Dahmer Story. Tungkol ito sa totoong istorya ng mga biktima ng isang prolific serial killer at cannibal na si Jeffrey Dahmer at kung paano ito nakaiwas sa hustisya noong 1970s hanggang 1990s. Here's a sneak peek. You need a second chance. And this is your lucky day because I'm going to give it to you. And on the other side of this, hopefully, you will have learned your lesson and you'll get your act together. May update sa upcoming movie na Deadpool 3. Nagsama sa isang video ang lead stars nito na sina Ryan Reynolds at Hugh Jackman. So, anong nangyari? Magsasalita sana ang dalawang Hollywood actors tungkol sa movie, but when they were about to answer the fan questions, biglang nag-up ang music. Ang ending, walang nadinig na sagot ang fans. Walang spoiler sa Deadpool 3. Effective ang paandar na yan. It reached almost 13 million views in just 24 hours, showing ang Deadpool 3 sa September sa 2024. Like, for example, how is Wolverine alive after Logan? Logan takes place in 2029, mm-hmm. Totally separate thing. Mm-hmm. Logan died in Logan, not touching that. What actually happens in our film is these two are get out there. At yan ang update sa Showbiz Spotlight at Screen Time sa araw na to. Balik sa iyo, Ruth. Thank you, Samsa Duani, para sa ating Showbiz Update. Kinilala abroad ang isa sa mga paboritong pagkain ng mga Pinoy, ang Lumpiang Shanghai. Pangalawa sa 50 Best Street Foods list ng travel website na Taste Atlas, ang tinaguriang Filipino Spring Roll. Number one sa listahan ang Roti Canai, isang Indian flatbread na sikat din sa ilang bansa sa Southeast Asia. At 87 araw na lang bago magpasko, yan ang mga kailangan niyong malaman ngayong Webes, 29 ng Nobyembre. Magkita-kita tayo ulit bukas dito sa CNN Philippines. Ako po si Ruth Cabal at ito ang News Nights.